Alam niyo ba na ang SYM ay isa sa mga leading brand pagdating sa ibang bansa? At alam niyo ba na ang brand na SYM ay umaabot din ng maraming taon? Kaya naman naglabas sila ng bagong unit na tiyak papatok sa masa. Ito na nga ang motor na bagong-bago sa mata at panalo sa specs and features. Kaya naman ipapakilala ko sa inyo ang SYM Jet 150. Ang motor nga na ito ay may apat na variant: red, gray, white at blue. Ang windshield nito ay parang flare rings na nagsisilbing protekta kung sakaling mabangga ay hindi agad-agad mismo babangga sa mismong babasagin na windshield nito, na nakakadagdag din sa overall designs niya. Sa harapan naman niya ay makikita nyo yung mismong logo nito, ang SYM. Ang turn signal light naman niya ay napaka-picturistic ng design na nasa itaas at napaka-visible pagdating sa kalsada. Sa headlights naman, meron itong split na LED na talaga namang napakalinaw nito sa gabi. At ang maganda sa kanya, hindi ito nakakasilaw sa mga kasalubong nito. Sobrang panalo ng front looks at ang ganda pa ng dating. Meron itong white clearings pero meron dito nagbibigay ng ibang accent na metallic gray finish. Yung fender naman niya ay may kulay itim at meron sa gilid na kulay puti na babagay sa kanyang body design. May reflector din ito sa may bandang fender na magdadagdag visibility sa gabi. Tiyak akong magugustuhan ito ng marami kasi napaka-futuristic ng dating. Pero minimalize lang ang dating niya kasi meron lang siyang emblem sa gilid. Sa upuan naman, saktong-sakto lang ang lambot niya. Sa gilid ng motor na to ay may mapapansin kayong maliliit na decals. At malalaman nyo nga na ang motor na to ay liquid cooled. Kaya nga very efficient to kahit gaano man kahaba ang biyahe. At hindi na nga kayo mag-aalala na mag-overheat ito. Ang motor na to ay Euro 4 compliance na. Pagdating naman sa gilid, meron siyang nakalagay na 150. Wala siyang masyadong decals kaya mas lalong nagpa-premium ang dating niya. Sa engine, specification nito ay 150cc. 4 bulbs, 4 stroke, single cylinder. Naka-automatic transmission na rin ito. Kaya nga nito mag-produce ng max power na 12.3 HP at 8,000 RPM. Habang meron naman itong max torque na 12 Nm at 6,000 RPM. Kaya very recent pagdating sa 150 category. Wala ka nang ambitin factor pagdating sa overtaking. Lalo na pag nahaharangan ka ng malalaking truck. Ang motor na to ay tumitimbang ng 140 kg. Seat height 780 mm. Ang ground clearance naman ay 107 mm. Kaya nga abot na abot ito ng 5.3 o 5.4 ang taas. Napakababa din ng center of gravity nito. Kaya nga lapat na lapat kahit pa high speed. Tapos meron pang windshield, kaya expect nyo na magiging maganda ang handling ng motor na to. At para naman buksan yung pinakamotor, click nyo lang yung unlock. Meron na rin itong keyless system. Meron na nga siyang remote. Fully digital na rin ang kanyang meter panel. Isang mahaba lang ang kanyang PPM indicator sa pinakaitaas. Meron na rin itong voltmeter kaya mamomonitor mo na ito. Meron na rin itong orasan, turn signal light, left and right, headlight indicator, engine indicator. May fuel indicator na din kung sakaling kailangan na magpagasolina. May SYM logo sa gitna sa ibabaw ang speedometer. Ang informasyon na kailangan mo ay nandito na. Meron na nga siyang parang carbon light na materials at extended pa ang kanyang windshield. Naka-naked handlebar na rin siya kaya parang nag-i-indicate siya na pwede natin siyang dalhin kahit saan. Pagdating naman sa mga switches, meron na siyang passing light. Napaka-importante niyan sa gabi para hindi na natin masyadong nagagamit ang busena. Turn signals, left and right, high quality na nga ang ginamit ng mga button. Pakinggan na rin natin ang kanyang busena. Meron na rin siyang hazard switch sa right side niya. Kill switch activate and electric start. Sa kaliwang bahagi naman ng motor na to ay meron siyang napakalaking bulsa. Itulak nyo lang sa taas ay bubukas na yan. At meron na rin siyang charging port sa bandang itaas. At hindi nyo na nga kailangan ng kahit anong adapter kasi USB ready na ang kanyang charging port. At napakaluwag nga ng loob nito. Napakaganda rin ang likuran niya kasi kung makikita nyo ng personal, para siyang may crystal. Pati yung mga turn signals niya ay LED na rin. May reflector na rin sa likod para added visibility sa gabi. Napakalaki rin ang kanyang grab bar kaya hindi ka na mangangamba na bumigay kasi napakatibay din. Ang kagandahan din sa motor na to, meron na siyang tire hugger na siyang sumasalo ng mga putik kapag umuulan. Sa kanyang heat guard naman, meron siyang metallic material sa gitna at plastic na fairing sa ibabaw. Yung muffler naman niya ay maliit lang din yung kanyang opening. Ang ganda din ang design ng kanyang radiator cover. Dahil liquid cooled na nga siya, medyo iba siya sa paningin. All new design na talaga siya. Sa likod naman niya, naka-dual shock na siya. Kaya inaasahan na din na maganda yung feedback pagdating sa bumpy road. Ang rear tire naman niya ay may sukat na 110/80/14. Sa front tire naman, meron siyang 190/14. Sa braking system naman, naka-disc brake na siya sa unahan at sa likod. At ang kagandahan sa kanya, naka-combine system na po ito. 70% sa rear, 30% naman sa front. Kaya pag pinigama yung kaliwang lever, may sumasamang kanan. Kaya sa mga beginners dyan, kayang-kaya nyo itong i-drive. Kung bubuksan mo naman yung upuan, pihitin mo lang pa kaliwa at bubukas na siya. Kakaiba na rin ang kanyang fuel cap at very secured. Ang fuel tank capacity nito ay 7.5 liters. FI na rin ang motor na to, kaya sigurado tipid ito sa gasolina. Meron na siyang pinaka-boost button sa loob, yung kulay dilaw, kaya pwede nyo nang ilock yung battery nyo para hindi madiskarga kung sakaling hindi nyo gagamitin. Yung seat storage naman, kasya yung half-face na helmet. Hindi nga kasha yung full face dito. Sa front suspension, meron siyang telescopic fork. Tubeless na rin ang kanyang mga tires, kaya asahan yung mas matibay siya. Sabi ko nga kanina, ang susiyan nito ay keyless na. Makikita nyo yung design na napakaganda. Diyan yung pwedeng ilaking upuan at yung manubela niya. Yung susi niya pala ay nasa remote na din. Kaya kung hindi man gumana yung remote, pwede mo siyang susihan. At
ang halaga nga ng motor na ito ay nasa 135,800. Ang minimum down payment naman ay nasa 20,000.